Hello mga kamamshi, ayan, magluluto po tayo ng chili garlic sauce, ayan, para sa ating siomai. Ito ang ating ingredients. Ay, una nga pala, ito yung ating cooking oil. Ayan, mainit na siya. And then, garlic, isang buo po to. Ilagay na natin. Init na ang ating cooking oil. Ayan, isasabay na natin ang ating chili. 10 pieces of red chili o siling dabuyo. Ayan. Ilagay po natin sa ating medium heat. Bawang at chili hanggang ito ay maging toast. Sarap ng amoy. Bawang. Ayan, pag malapit na po siyang matosta o toasted na ang ating bawang at chili, bababa na natin ang ating apoy sa low heat na. Pero mamaya pa po yun. Kasi hindi pa po natotoast ang ating bawang at chili. Toasted na siya. Pwede natin ilagay sa low heat. Ayan. Okay na siya, kamamshi. Hello, magandang araw sa ating lahat, mga kamamshi. Welcome back to my image channel. Ayan, eto gagawa po tayo ng siomai. Ito na po ang ating mga ingredients. Ang ating 1/2 kilo na pork po ito, ground pork po ito. Ang ating 1 medium na carrot. 4 cloves of minced garlic, 1 medium minced onion, ang ating leaves of onion or chopped, I mean, a tablespoon of oyster sauce, ayan, half a tablespoon of salt, 1/2 tablespoon of black pepper, 1 egg, ang ating siomai wrapper, at mamaya po itong ating soy sauce, 1 tablespoon of soy sauce. Ayan, mag-uumpisa na po tayo. Nalagay lang po ako ng gloves. Ayan. Umpisahan na po natin ang ating grated carrot. Iwan lang po tayo ng konti lang para sa ating garnish. Salt and pepper. Ayan, ito po. 1 tablespoon of
of soy sauce, 2 tablespoons of oyster sauce, 'yan. Okay na po to. Umpisahan na po natin magbalot sa siomai wrapper. Ayan. Ayan, ito na po, Mamsi. Hindi po ako expert dito, pero I will try my best. May ibang way pa po na pag nahirapan tayo magbalot, ito, lagyan natin ng basahin po natin dito sa ating magiligilid, lalo na po pang try ang ating pambalot. Ito, bilisan lang po to. Lagyan po natin ng porke. Ayan. Ayan po. Ayan, okay. Ayan, ito na kamamshi ang anilawan natin. Susunod natin gawin ay mag-i-steam na po tayo. Ayan. Bago natin ilagay dito yung ating siomai na lulutuin, pahiran muna natin ng cooking oil o mantika para hindi po siya dumikit. Actually, itong gagamitin ko pong steamer dahil wala pa akong steamer talaga. Ito po yung ating rice cooker. Ayan. Ayan. Ito na mga kamamshi. At painitin lang na po natin ang ating tubig or pakuluin bago natin ilagay itong ating siomai. Siya nga pala kamamsi, hindi ko po mailuluto lahat ang aking ginawa kanina kasi maliit po itong ating lutuan or steamer. Yun pong natira nating siomai na ginawa kanina ay pwede nating ilagay sa freezer para hindi po kaagad masira. Para sa susunod, okay po ulit siya. Ayan, tumukulo na kamamsi. Pwede na natin ilagay ang ating siomai. Steam po natin ng 15 to 20 minutes.
After 20 minutes, okay na po. Ready to eat na. Ayan, heto na kamamsi ang ating finished product. Heto, may option tayo sa ating sauce. Ito pong ating soy sauce with calamansi. O kaya, lagyan po natin ng chili garlic sauce. Yung niluto ko kanina. Nasa inyo na po kung gusto niyo yung maanghang or yung plain lang po na toyo or soy sauce at calamansi. Ayan, ready to eat na. Salamat sa inyong panonood.